Oh, good morning, Baguio. Ang ganda. Off-road. Wow, ang ganda. Hoy, ang angas. Tignan nyo. Hindi ko na inaandar, naka-brake na lang ako eh. Morning, sir. May picture lang po dyan sa may ano, lion's head lang po. Wala po yung driver's license. Apo, sige po. Uy, babe, si Optimum Prime! Good morning, guys! Good morning, good morning! Ngayon, pupunta tayo ng Baguio. Ito kasama ko, si Mimi Dong. Ayan, guys, nakita nyo, naka-reflective light kami. Naka-reflective vest. Para kita tayo sa gabi. Tsaka, requirement yan, pagpupunta kayo ng Baguio. Mostly, ata sa Tarlac, sila nag-inspect ng ganyan. Ready ka na? So, ito na. Sakay na kami kay Pixie. Papainitan ko muna yung motor natin. Teka lang, 30 seconds lang. Ito pala magiging daan natin. Share ko lang sa inyo. Andito tayo sa QC. So, from QC, Valenzuela. Automatic yan. Tapos, magpapampanga tayo. Tapos, ang Pampanga, pa Urdaneta. Nandito tayo sa Marcos Highway muna dadaan. Then, pupunta tayo ron sa hotel natin. Doon ko na siya ibubook pag malapit na tayo. Kasi, pinapadaan ako sa Cannon Road. Ang Cannon Road pala, guys, ay sarado. Kasi may ginagawa doon. So, ang daan natin ay sa Marcos Highway. Si PCX pala, hindi pa siya naka full tank. Doon ko na siya ipapa full tank. So guys, ang biyahe natin na sa around 6 to 7 hours ang biyahe papunta rin sa Baguio, similar rito sa QC. Syempre may stopover tayo mamaya para mag-breakfast tayo. Tapos guys, sorry sa nakaraan sa audio kung medyo magarugal pa rin. Nag-i-static siya eh. Pag-iipunan ko rin naman yung Purple Panda para medyo maganda yung mic natin. Ang biyahe natin ngayon, Sabado, kasi bukas Linggo. Walang problema pag pauwi eh. Ang mahirap kasi rin pagpupunta ka na Sabado nang medyo maaga-aga na. Tama lang yung gantong oras sa biyahe na madaling araw tayo. Kasi pag gantong oras, wala pa tayo ganong kasabay. Tsaka Sabado kasi ngayon, medyo matraffic pa rin yan compared sa Linggo bukas na maluwag na ang biyahe. Uy, dumaki yun eh. Kaliwa tayo. So guys, sa mga nagtataka pala, ito pala, pakita ko lang yung picture ng coding. Ito yung coding from Monday to Friday. Ito yung latest coding, nag-inquire kami. Ayan yung shinare sa amin. Yan, applicable din siya sa mga nakamotorsiklo. Ang sabi sa amin, kasi hindi naman kami taga Baguio, pero sinabi sa amin niya na, ay, yung daming truck dito guys, pooper guys. Angit din kayo pag madaling araw, ito yung mahirap eh. Actually, dapat sa bypass road kami dadaan sa may Nueva Ecija, sana daan namin. Pero umiwas kami sa Nueva Ecija kasi ang dami rin truck doon sa bypass road. Doon, ang ganda ng daan doon. Kasi dire-direcho, tsaka ginawa na siya eh. Tsaka mailaw na siya, hindi ko compare dati. Pero ang problema nga lang sa dadaan, ang dami na matruck. Yan yung isa sa mga delikado. So yun pala guys, bumili ako ng tatlong bago na GoPro batteries, telesin. Kasi ingat kayo sa pag gumagamit kayo ng GoPro, huwag nyo siya i-overcharge. Lahat ng tatlong battery ko lumobo na. So wala akong choice kung hindi bumili ng bago. Kasi pag ginamit nyo pa yung GoPro nyo na lumobo ang battery, pwede siyang masira. Katulad na nangyari sa Hero 4 ko, hindi ko na mahugot yung battery. So, huwag nyo na i-risk yun kasi mas mapapamahal kayo. Bumili na lang kayo ng bago. At ingatan nyo na lang din. Kaya ngayon mas mag-iingat ako kasi yun nga, sa kaka-overcharge ko. Well, di ko naman alam na maglulobo siya ng ganun pag in-overcharge. Yan. Guys, sinan nyo, parang naka-expressway na rin kami sa lubog ng daan. No? At ang lamig, sobrang lamig. Dito pala sa Manila, malamig na. Ito, may kawayan na tayo, Bulacan na. First time ko actually dadaan sa daan na to. Ewan ko kung familiar kayo dito. Ako hindi ko alam kung ngayon lang nadaan to. Either sa ano kasi ako Valenzuela nadaan papunta ng Norte o kaya sa Bypass Road. Ito, dito yung daan pag dumaan kayo sa Mindanao Avenue. Ito yung dadaanan nyo. So sa mga dumadaan dito, ito. Guys, ano kayang kalsada to? Tinan nyo yung ilaw, oh. Yung ilaw nila rito.
of San Juan. Saan San Juan to? Papunta tayo Magalang. So madaanan nyo to, San Juan na to, pagpapunta kayo ng Magalang. May kasabay tayong dalawang Honda Click kasi parehas kami naligaw ng daan kasi sarado yung daan. So tatlo kami naliligaw. Naghihintuan nga, meron kasi kami liliko. Kaya sudala natin sila. Tama naman, ito yung alternate route na tinuro sa atin. Siguro punta rin silang Baguio. Ay, dito na ako tinuro eh. Iba yung tinuro sa Waze nila, dito ako. Pero baka magkasalubong din tayo sa kabila. Tinuro sa akin eh. Ingat po kayo, ma'am, sir. Ah, yan yun. Woo, off-road! Da-d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 a
Woo! Uy, oh, fast yun. Ang cute, oh. Naka all black siya. Naka matte. Oh, naka matte black ata. Hindi. Blue. Yeah, man. So, guys, ito, papagas muna tayo sa Shell. Kakalagpas lang natin ng Tarlac City. Papagas lang tayo. 95 full tank. Ilang bar pa? Tatlong. Apat na bar pa tayo. May CR kayo dito kaya? Sa loob po ng shop. Sa loob ng shop? Ah, CR ka muna sa loob. Wait mo ako. Bibili rin ako tubig. Bukas ba yung shop? Apa. Ah, bibili rin ako tubig. Sige. Thank you po. Para makapagpahinga rin yung... Guys, tinan nyo yung ginawa ko sa helmet ko. Nilagyan ko ng kalmot. 59 pesos lang to sa Shopee. Actually, dapat sa motor ko siya ilalagay. Kukuha ko ng black na ano. Kaso, matatamaan niya yung emblem na yun eh. So, dito ko na lang sa helmet nilagay. Luma na rin tong spider ko. Nilalagyan ko na lang ng BS1 na ano to. So, ito. Sinantay na lang ni Mimidong yung kape. Saan siya? Wala. So, inantay na lang yung kape. Tapos, aalis na rin tayo. Ang daming alikabok kanina eh. Ito yung marka ng palaklaba ko. Kain na lang tayo tapos aalis na rin. Wow! Good morning, Baguio! Ang ganda mo, Baguio! Sheesh! Kanina lang, tinitignan lang kita sa malayo. Andito na kami, oh. Luwag pa ng kalsada, guys, ha. Hected po, sobrang daming umaakit ngayong Sabado. Alam niyo, wala akong masabi kundi lamig. Naka-jacket na ako, naka-turtleneck na ako. Pas mapusok pa rin yung lamig, no? Hangin dito. Sheesh! Wow! Ang ganda, oh. Grabe, Baguio, yung ganda mo. Sheesh, sobrang nakaka-relax yung ano nyo. Ang lamig na, ang ganda ba nang makikita mo? Parang nasa ibang bansa. Ohoy, ang angas. Tawang-tawa rin si Pixie eh. Masarap nung hangin na nasisinghot niya. Hangin ng Baguio. Ang kamen ni Marisa. From here, 13 kilometers sa mula rito pag pupunta kayo sa Lion's Head. Ang ganda rin ng tuloy na to, no? 40 kph lang daw. Sorry, sobrang ako. Andito na yung mga umaakit ng pabagyo. Ganda na mga puno rito. Ganda na nakakatakot itong pababa na ito. Ganda nyo. Hindi ko na inaandar. Nakabrake na lang ako eh. Kaya mas nakakatakot. Ah, shit, yung altitude. Parang nabibingi yung tenga ko. Kaya mas ako takot ako pababa kesa yung paahon. Kasi pag pababa, ang hirap pigilan ng bilis eh. Guys, may sad news ako sa inyo. Ito nakalagay oh. Cannon Road is closed. Alternate route is Marcos Highway. Pwede mo ba dumaan dito?
Ayun, pwede dumaan. May dumaan eh. Tara, ayun oh. Pero ayun oh, sarado ang Cannon Road, guys. Diretso natin, tignan natin kung pwede tayo sa line side lang naman. Morning, sir. May picture lang po dyan sa may ano, line side lang po. Ayun na po, driver's license. Apo, sige po. Ito po. Thank you po. So, pag, ayan, nakita nyo, iniwan namin yung lisensya namin. Pag pupunta kayo rito, pwede naman dumaan. Basta magpa-picture lang kayo sa Cannon Road. Tapos, balik na rin kayo. Oh, shit, ang daming tao. Pero okay lang yung ma-picture pa rin tayo. Ma-picture lang. Dito tayo. Ito kasi magandang angulo dyan. Ayan. Ayan, paganyan o. Kita yung lion's head. Ayan guys, sample picture yan o. Ayan baby, ang ganda no? So dito pinapark yung motor pag tatambay ka rito sa kabila mga kotse. So gandong oras ng Sabado, ganito pa lang arami yung mga riders diyan. Ayun. Expected ko talaga sobrang dami kasi nakita ko sa mga Facebook blockbuster yung Baguio. Siguro yung mga first 2 weeks niya sobrang dami. Strawberry taho 50 pesos. So guys, alis na pala kami ng Lion's Head. Thank you Lion's Head. Thank you kuya sa strawberry taho. So ngayon ang pupuntahan na natin ay Strawberry Farm, 14 kilometers away siya from here, 42 minutes red show, ibig sabihin medyo traffic. Tadaan tayo sa may mismong syudad nila na siksikan yung kotse. Tara. Kala ko 2-way itong ano eh, bridge na to eh. Namin pumunta ng strawberry farm kasi hanggat di pa ganun ka-hapdi sa balat yung araw, di ba? Gusto ko yung mga ganun muna, yung mga outdoor activities pag umaga, tapos sa tanghali, yung kain, yung mga puro indoors na tayo para sa umaga, di ba? May sariwang hangin pa tsaka hindi pa ganun ka-init talaga. May nakalagay naman yan, welcome tourist visitors strawberry farms. Para di kayo maligaw kasi maliit lang yung daan nila eh. Ayan o, oh, nakalagay naman dyan. Ay hindi naman yung sinasabi sa Google Maps. O, hindi pa. Hindi ko alam gagawin ko kung hindi motor yung sasakyan ko. Yung best mo ako nililigtas sa mga traffic. Magkano po parking? 10 pesos lang po. 10 pesos? Okay. Lang tayo sa likod niya. Ito laki oh. 70 ton ah? Opo. Ito ko rin. Magkano dito? 60? 50, 70. Strawberry parehas? Oh, strawberry parehas. 500. Bigayan. Oo nga eh. Pansin ko nga eh, maski sa taho, nagbibigayan yung tao. Hati-hati. Oo. Para lahat. Para kumita lahat. Opo. Bait nila kasi ano, nag-share sila sa mga bumibili. Tinatawag nila iba nilang ibang nagtitinda para may kita rin. Ganon din sa taho kanina eh. Bumili kami ng taho, dalawa, di ba? Tinawag isa niyang kasama para dun bumili ng taho, dun kumuha ng taho, para sila may kita. Kaya okay din. Fresh lettuce lang oh. Pang sanggipsal. So guys, tignan nyo itong pixie na to oh. Yung ano niya, binutasan niya. Actually may nakita akong ganyan, ang ganda nga nung ganyan. Pero ito kasi walang tube tsaka walang cover. Ewan ko kung paano niya tinatakpan niya pag umuulan. 180 per kilo ng orange. Sige.
sige. Tamis daw eh. Binili namin ito. Strawberry jam. Ang gusto ko ito sa strawberry jam na ito, yan, nabubuo pa siya. Sarap yan. Tapos isang lengua. Tsaka isang ito. Para siyang rice, cornflakes na may sugar. So ito, malis na kami. Di kami bumili ng strawberry, fresh strawberry. Kasi wala kasi kaming ref sa hotel. So baka masira eh. Tomorrow na lang kami bibili. Doon lang kami bibili sa along the way pagpauwi na. Yun guys, so tapos na kami sa Grampy Joe. Sobrang busog. Talagang di na ako makalakad. So nagpa-takeout. Tinakeout namin yung natirang pizza. Ang sarap ng pagkain nila. Kaso yung sa ketchup nila guys, may charge. Humingi ako isang ketchup lang, 6 pesos daw yung charge pag hihingi pa ng extra. Ito isang ketchup lang binigay nila. Isang ketchup na regular tsaka isang hot sauce. Pero okay lang naman. Sarap naman ng pagkain nila eh. Tsaka marami yung portion, nakita nyo naman. So ngayon pupunta kami sa may Bamboo Sanctuary. So may Saint something yun eh, Saint Francis ba? Ganon. Tapos open lang sila guys ng Friday to Sunday ah. So ingat kayo pag sa pagpunta nyo, baka ma-tsempuhan nyo ng close tapos puntaan nyo. Pag gusto nyo pumunta, madadaanan nyo pala yun eh, Baguio's Botanical Garden. Nakapunta na kasi ako dyan kaya okay na. Morning po. Sir, paglabas po ninyo. Ay, thank you po. Ang paradahan, malapit sa isin, pasok po kayo sa welcome. Thank you po. Wow, ganda view rito. Sabi tayo sa mga manok. So guys, yung entrance fee nila, magbibigay lang kayo ng donation kahit magkano. Nagbigay lang kami tig 20. Ay, pababa pala to, no? Pababa pala to. So guys, halos sa kami ulit. Kaya maiksila yung mga video na ginagawa ko kasi tinatay ko talaga ipag-cache yung video para hindi ganun kahaba. Isang video lang kasi ang gagawin ko. So ito, pupunta na kami sa Chocolate de Baterol. Ito na tayong pangapat na na destination ngayong araw. 12 o'clock pala, nakakaapat na tayo. Afternoon sa hotel naman, tapos sa labas ulit tayo pagpahinga. So guys, sa inyong Camp John Hay. Pag pupunta kayo ng Chocolate de Baterol, madadaanan nyo to. Okay. Okay lang video yan. Thank you. So hindi ko na pala na-videoan. Kinain na namin yung bibingka tsaka yung Chocolate de Baterol. Ayan siya. Ah, mainit. Medyo bitter taste siya kasi parang cocoa talaga. Parang medyo dark yung taste niya. Yung bibingka, tama lang. Sa akin, siguro 7 out of 10. Medyo dry siya. Pero ito, okay naman sa akin. So guys, ito ulit sa kami ng Chocolate de Baterol. So guys, yung Chocolate de Baterol, magiging honest ako sa inyo sa lasa. Hindi siya yung na-expect nyo na chocolate na normal na tinitikman. Parang Swiss Miss, ganun. Hindi siya ganun. Yung Chocolate de Baterol, medyo bitter taste siya. So, medyo matatang. Hindi siya matamis. May sweetness din pero hindi siya sa ina-expect mong chocolate na ano talaga. Pero sa akin, okay naman for a try.
Pero next time siguro hindi na ako babalik kasi matry ko naman na siya. Sa bibingka, okay lang din. Pero medyo dry yung nakain namin bibingka. Kasi may matitikman kaming bibingka, hindi naman ganun. And kasi medyo pricey din siya. Pero okay naman. Nasa panlasa nyo pa rin naman yan. Pero syempre maganda pa rin matryin nyo. Kasi sikat din yun. At saka para baka kayo magustuhan nyo, diba? Hey guys, andito na kami sa room. Pakita ko lang. Ito yung 2 beds. Actually, isa lang kailangan namin. Pero kasi sa room nila, dalawa talaga yung kama. For 2 person. Ito yung CR nila. Oh wow, may ilaw pa, diba? Yan, so okay naman. Malinis naman siya. Tapos ayun guys, may heater din tayo. Mura na to sa 2,000. Ito nga pala yung price ng room nila. Ayan. Tapos binigyan nila ako ng 10% voucher. Ito yung address nila. Sa may mga gusto pala mag-check-in sa Baguio, message nyo ako sa Facebook. Kung malapit kayo sa Sampaloc, malapit kayo sa Sampaloc, Manila, or post na lang kayo sa YouTube, i-comment nyo ako, i-message ko yung hotel if pwede nyo gamitin to through the voucher number. Ibibigay ko na sa inyo to. Message nyo lang ako pag gusto nyo mag-check-in sa same hotel na to. Kasi mura na siya guys. May heater, tapos malapit lang siya around sa mga tourist spot dito. So ayun guys, papahinga muna kami. Bawi na lang ulit mamaya. Lalabas ulit tayo. Additional kala sa mga mag-check-in dito. Guys, may libre na silang toothpaste, may libre na silang sabon, at may towel na rin, 2. Tapos may tubig at initan ng kape. Bawal na lang kayo ng kape kung ayaw nyo gumasa sa labas. Hi guys, good evening. So it's 7:15 na. Late na kami nagising. At ito, lalabas na kami. Pupunta na lang kami ng Biscos Cafe. At saka baka sa Burnham Park. Tapos, ayan, kanina nagahanap ako ng aircon. Sabi ko, saan yung aircon dito? Sabi ko, ang lamig yun pala. Wala siyang aircon guys. Electric fan lang siya pero sobrang lamig. Kaya magugulat ka rin pag pasok mo sa kwarto. Kala mo naka aircon kayo. Hello po. Ayan guys, lalabas na tayo ng Leo Hotel. So nag-shorts na lang ako tsaka t-shirt. Thank you, sir. Lamig! Shit! Dapat nag-jacket ako. Lamig! Wrong choice of clothes. Shit! Nag-t-shirt lang ako. Kala ko kaya ko yung lamig. Hindi, okay lang. Malapit lang naman. 7 minutes lang away from... Ito guys, from the hotel. Going to the Burnham Park is 7 minutes away. Ganun kalapit. So... Pag magbubo kayo, sobrang bike. Thank you po sa nagpasingit. Hindi ko kasi nakita na nandito na yung parkingan. Tapos nakapila na pala sila. Ayan, pwede na yung motor dito. Saan din pa, no? Thank you po. Baby. Ito. Free parking. Oh, mabait mga taga-Baguio. Kanina pa sa mga nagitindi. Sana ganun lahat ng Pinoy. Tara. Ito guys, may parkingan sa Burnham Park. Kung gusto nyo, no? Burnham Park yung tapat natin. Tapos SM dito. Pwede nyo na lakarin. Dito na lang kayo mag-park. Pwede search nyo. Burnham Pay Parking. Ayan. Para hindi kayo maligaw kung kayong dadaan ng Session Road. Uy, babe! Si Optimum Prime! Spider-Man pala nandun eh, oo. Guys, ito yung mga nagbabike ko. Oh. Ang dami nila. Pag gusto mo magpapawis. Ang dami, no? Saya nila eh, oh. Magkano po yung sakay dyan? 250. Ilang, gano'n po katagal? 30 minutes to 50. And 30 guys, ulit yan. Oh, what the hell?
Magkano po? Magkano po? Thank you po, thank you po. Kasi nakalagay 35, kaya akala namin 35. 15 lang pala, mura ng parking. Alista kami. Thank you, Burnham. Guys, pag nakakotsi kayo, ganda makakabutan nyo. Pag ano, sobrang haba ng pila sa parking. Siguro, pag nakamotor ka, yun nakapila sa kotse. Tapos ka nang kumain sa Burnham, pagbalik mo nakapila pa rin. Kasi iniipon pa eh, pinupuno ano eh, naghihintay pa ng bakante sa parking lot eh. So, ang recommend ko, pag ganito, mag-taxi na lang kayo. Mura lang naman ang taxi sa Baguio eh. So guys, dito na pala namin tatapusin yung aming video. Sana nakatulong sa inyo yung mga pinuntahan namin. If may mga question kayo at tanongan, please comment lang. If may mga recommend kayo na gusto nyong puntahan namin next time, please comment down also. Sana nakatulong sa inyo ito at please like and subscribe my channel. Bukas kasi kakain na kami ng breakfast. May free breakfast naman doon sa hotel kasama sa binayad natin. Tapos kakainan lang din kami for lunch. Uuwi na rin kami. Hindi na kami igagala bukas. Talagang full power namin sa isang araw lang lahat ng pwedeng lakarin. So kayo guys, kung sobrang lakas nyo, kaya nyo nang umuwi rin ng isang araw. Kaya naman kasi kami whole day, diba? Natulog pa nga kami ng tanghali eh. Actually, pwede naman ganun guys, babayar kayo ng umaga, tapos gala na kayo, lahat ng pwede nyo puntahan. Tapos sa tanghali, mag-rent kayo ng pwedeng tulugan for 3 hours. Tapos, ayan, abutan nyo yung night market, kain ulit kayo. Tapos pwede na kayong bumiyahe paggabi pa uwi. Just make sure guys, magdala kayo ng kapote tsaka jacket. Kasi ang hirap dito pag umulan, sobrang lamig. Pag nabasa yung katawan nyo, baka halos magkasakit kayo. So guys, thank you again. Sobrang thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-watch ng video. Thank you sobra. Abangan nyo yung next vlog namin. This is Pong and Mimi. Good night to you guys. See you next vlog.